Dalawang linggo lang nakalipas, ngunit di niyo pa rin nakita si Micaela. Nakailang balik na siya sa apartment nito, ngunit wala doon ang lalaki. Lahat ng pinagtanungan niya tungkol sa kinaroroonan ng kanyang nobyo ay walang alam. Come in, sabi ng kanyang boss. Agad siyang pumasok sa opisina ni Manuel nang marinig ang boses nito na pwede siyang pumasok. Good morning, Miss Vasquez. Itatanong ko lang sana kung may alam kayo kung nasan si Vincent. Hindi na gusto ni Manuel ang tono ng pananalita ni Anisha because Vincent's whereabouts are none of her damn business. He is on vacation leave. Do you have a business with our foreman? Not business related, Mr. Vasquez. It's personal. Pwede kong malaman kung saan siya nagbakasyon? Kinulit ni Anisha si Manuel. I see. As far as I know, he is busy courting his ex-wife. Hindi niya alam kung bakit yun ang sinabi niya kay Anisha. Sigurado siyang magagalit ito sa manalaman mula sa kanya. Naningkit ang kanyang mga mata habang pinag-aaralan ang mukha ng babae. Walang nagbago sa facial expressions nito. Siguro magaling itong magtago sa tuloy na saloobin o may mali sa pag-isip nito. He was married? Her reaction was quite late and she is aware that Mr. Vasquez was studying her. As a matter of fact, he was married twice. Manuel emphasized the word twice so the woman can get the point. I see. Salamat, Mr. Vasquez. Nagpaalam si Anisha sa kanyang boss at agad lumabas mula sa opisina nito. Pagpasok sa accounting office, kulang na lang sirain niyang kanyang computer at sunugin lahat ng mga dokumento. Paano nagawa ni Vincent? Nalinlangin siya. Pinaglaruan lang ba siya nito? Akala ba niya mahal siya nito? Pero bakit? Noong gabing may nangyari sa kanilang dalawa, naramdaman niya ang pagmamahal nito. Hindi magaspang ang pagtabi nito sa kanyang katawan. Banayad ang lahat ng galon ni Vincent na parang isa siyang mamahaling gamit at tinalikan pa siya sa noo at pisngi, sinyalis sa mataas ang respeto nito sa kanya. Nagpasalamat din ito sa kanya kahit sigurado siya na minahal talaga siya ni Vincent. Alam niyang hindi ito show is nararamdaman para sa kanya. Pero gano'n naman talaga ang mga lalaki, hindi ba? At di siya naniniwala sa sinabi ni Mr. Vasquez na niligawan itong muli ang nasabing ex-wife. Kaya nga ex-wife, dahil wala na sila, hiwalay na. Sa mga pelikula lang nangyayari ang sinabi ng kanyang boss. So what kung dalawang beses na itong kinasal? Tatanggapin niya pa rin ang lalaki, maski may anak ito sa dalawa nitong ex-wives. Naisip niya na baka nilandi ng babae ang kanyang nobyo, kaya hindi pa ito nakauwi. Ang kapal ng mukha nitong agawin si Vincent mula sa kanya. Kung sino man ang babaeng yon, makikita nitong hinahanap. What Anisha wants, Anisha gets. Kinuha niyang cellphone mula sa kanyang bag at tinayan ang numero ni Ronnie, isa sa mga tauhan ng kanyang kapatid na handang sundin lahat ng kanyang mga utos. Yes, Ronnie speaking, sabi ng lalaki sa kabilang linya. Nang marinig ang boses nito, biglang nag-init ang kanyang katawan. Si Ronnie ang unang lalaki sa kanyang buhay. 14 years pa lang siya noon ang una niyang maranasan ng pagtatalik. Eksperyensado ng lalaki dahil sa edad nitong 25. Tinuruan siya ni Ronnie kung paano magpaligayang isang lalaki. Darling, I have a job for you. Anytime, my love, sabi nito. Gaya ng dati, ito'y may papagawa siya kay Ronnie, katawan niya ang gusto nitong kabayaran at di na naman niya ito matatanggihan. Vincent and Ronnie are like coffee and milk in comparison. Kung gaano ka banayad si Vincent sa pagpapaligay sa kanya, gano'n naman kagaspang si Ronnie. Magkaiba ba ng estilo ng dalawa, pareho niya itong gusto. Pero pagdating sa pag-ibig, mas namang si Vincent, talito lang ang kanyang mahal. Ronnie was just a tool to scratch her itch anytime she wanted. Gusto kong hanapin mong nobyo ko, utos niya sa lalaki. May nobyo ka na? Sino? Baka mapatay ko ang taong yon. Alam mo namang may gusto ko sa iyo. Tumahimik ka. Steady ka pa naman sa buhay ko. Pero kailan ko na mapapangasawa't ang lalaking yun lang ang gusto ko, Ron? Alam niyang maiintindihan siya ni Ronnie dahil may asawa na rin naman ito. Ouch! Basta ipangako mo sa akin, tayo pa rin. May picture ka ba ng lalaki? I-forward mo na lang sa akin. Utos ni Ronnie kay Anisha. Okay, basta wag na wag mong sasaktan si Vincent. Kapag may nakita kong pasa sa katawan niya, kaano man to kaliit, mananagot ka sa akin, understand? Kabisado niya kung paano magtrabaho si Ronnie. Mahilig to sa torture, physical at emotional. Masasabi niyang galit to sa mundo at walang pakialam sa damdamin isang tao. Masusunod, my love. Kapag nahanap ko ang taong ito, anong gagawin ko? Dadalhin ko ba sa hideout natin? Hindi na kailangan. Kusa yung uuwi dito kapag wala ng babae niya. Hindi niya na kailangan sabihin pa kay Ronnie ang step-by-step process para bumalik sa kanya si Vincent. Alam na nito ang dapat gawin. Teka, sandali lang. Sabi niya na ibababa na sana ni Ronnie ang kabilang linya. Ayokong malaman ni Vincent na may kinilaman ako sa pagkawala ng babae niya, kaya't siguraduhin mong malinis ang trabaho mo. Your wish is my command. So kailan mo ako pupuntahan? Nagtanong si Ronnie. Wala ka bang lakad mamayang gabi? Pagkatapos sila magsimba, sinabi ni Vincent kay Micaela na tapos na ang kanyang 1-month vacation leave at kailangan nang bumalik sa farm ng kaibigan.
Or you can come with me. Kaya ni Ariana para may pakilala ko kayo kay Manuel at sa asawa niya. He offered when he saw Micaela's expression. Salamat na lang, Vincent, pero nakakaya naman sa kaibigan mo. Next time na lang siguro. Hindi ba talaga pwedeng i-extend mo ang iyong bakasyon? Nasaan na siya sa kanyang tabi si Vincent araw-araw. Kaya mamimiss niya ito ng gusto. Sa ilang linggo nilang pagkasama sa isang bubong bilang isang pamilya, masyado na siyang na-attach sa lalaki. Kahit saan tumagpunta, kasama siya. Sila ni Baby Peanut. Minsan, tinanong niya si Vincent kung nasakal ba ito sa kanyang ginawa. Hindi naman daw. Mas gusto pa daw nitong lagi sila magkasama. Pwede naman, kaya lang. Marami kasi akong dapat asikasuhin doon. Hayaan mo't gagawin kong lahat para makabalik agad ako dito. Let's see. Next Sunday, perhaps? I-turnover ko lang sa aking assistant ang mga dapat gawin habang wala ako. Sasabihin niya ba kay Micaela ang tungkol sa kanilang pustahan ni Manuel? Isa kasi ito sa kanyang dapat asikasuhin. Ibabalik niya sa kaibigan ang pera nito. Magagawa mo bang lahat sa isang linggo lang? Baka sabihin ni Manuel, minamadali kita. Sabi ni Micaela, kahit ang totoo, ayaw niyang umalis. Pa si Vincent. Gusto niyang manatili na lang ito sa kanyang tabi. Pwede naman tong hindi magtrabaho habang buhay. Siyempre naman, at isa pa, maraming tauhan si Manuel. Magiging okay ang lahat kahit wala ako doon. Ayaw mo ba talagang sumama sa akin? Muling tinanong ni Vincent si Micaela dahil sa kanyang palagay. Nag-aalinlangan lang nang sumama sa kanya. Hindi na, dito na lang kami ni Misty. Basta bumalik ka kaagad, mamimiss kita ng sobra. Ako din naman eh. Akala mo ba madali sa akin na mahiwalay sa inyo ni Ariana? Siguro, kailangan niyang tawagan si Manuel. Nasusunod na araw na lang siya uuwi sa farm. Alam niyang maiintindihan siya ng kanyang kaibigan. Aba, aba, aba. Ang sweet naman niyong dalawa. Baka lang gamin kayo niyan. Isang grupo sila nagsimba, pero para kay Vincent at Micaela, parang sila lang dalawang magkasama. Napailing na lang si Lillian habang binayaran ng dalawang cotton candy para kay Nessa at Misty. Hayaan mo na kami, sister dear. Ikaw kasi pinakawalan mo pa si Alexis, may partner ka sana. Girantihan ni Micaela ang panunoksa ni Lillian sa kanya. Ha, kahit siya na lang matirang lalaki sa buong mundo, hindi ko siya papatulan. My God, tingnaalala niyang ginawa ni Alexis sa kanya, kumukulo talaga ang kanyang dugo. Una, hindi siya nito naalala. Pangalawa, sinabihan siyang malandi. Eh, nakipagkwento lang naman siya sa kapitbahay na lang si Gerald. Mabuti na lang hindi alam ni Micaela kung ano naging papel ng lalaki sa kanilang buhay ni Nessa. Naku, huwag na kasing magsalita ng tapos. Tingnan mo ako, kay Vincent pa rin bumagsak. Ipinaalala ni Micaela kay Lillian ang mga masasakit na salita na binitawan niya para sa lalaki nang narinig sila ni Vincent. Could it be because we are meant to be? Sumali na rin si Vincent sa tuksuhan ng magkapatid. Nagtaka din siya kay Alexis kung bakit mainit ang ulo nito nang bumalik sa syudad. Likas na sa lalaki ang pagiging masiyahin. Si Alexis ang tipo ng tao na madaling magpatawad, magbiro at tumawa. Naguluhan din siya sa inasa ng kaibigan sa huling araw nito, sa Ostob. Posible kayang in love din ito kagaya nila? Nax, meant to be ka dyan. Pakasalan mo muna ako, uy. Dahil sa sinabi niya, mas lalo siyang tinuksa ng mga kasamahan, lara na si Lillian. Sino bang may sabi sa'yo na hindi? Naunahan mo lang ako sa pagpropose. Masayang lang palang mga inarkil ako para sa aking granding proposal. Sabi ni Vincent na may halong biro. Ano? Come on, tell me. As always, she did not like surprises. Wag na, di naman matutuloy yun dahil nag-propose ka na sa akin. Totoo ang kanyang sinabi kanina na nag-arrange siya ng granding proposal. As a woman who gave him a chance to be happy once more and to be a father of their beautiful daughter, Ariana, Micaela only deserved the best that he could afford. Pero bagong lahat, kailangan mo niyang sabihin sa babae ang tungkol sa kanyang yumaong asawa at anak na hala din ng pangalan. Na mapagtanto niyang hindi talaga isisiwalat ni Vincent ang mga plano nito para sa kanya, nag-ibit na lang siya ng balikat. Ikaw din, baka mag-no sa proposal mo. You can't do that to me, honey, because I will kill myself if you won't marry me. Vincent warned her. Bakit ka bumalik? Tinanong ni Micaela sa Vincent nang malitong bumalik sa labang bahay makalipas ang ilang minuto mula nang umalis na pabalik sa farm ni Manuel Velasquez. Namimiss na kasi kita kaagad. Pabirong sabi ni Vincent sa bayakap kay Micaela. Kinurot ni Micaela ang tagilid ng lalaki bago nagsalita. Bolero ka talaga, Vincent. May napansin ka bang black wallet sa kwarto mo? Hindi naman siya makalimutin ng tao at ngayon lang nangyaring nawala ang kanyang wallet. I'm not sure. Hawakan mo muna si Baby Peanut at titingnan ko sa itaas. Ibinigay ni Micaela ang bata kay Vincent. Mabilis na umakit sa hagdanan pupunta sa kanyang silid. Pagdating niya sa itaas, agad niyang binuksan ang pintuan at pumasok. Una niyang tinignan ang bedside table. Tapos nagtungo siya sa computer table. Isinunod ang nursing station.
Nang hindi pa rin tumahana, pumasok siya sa banyo at nagbabaka sakaling baka doon naiwan ni Vincent ang wallet nito. Halos lahat ng sulok na check niya na pero wala pa din. Tumigil siya sa paghanap at nag-isip. Baka naman kasi at hindi sa kanyang kwarto na iwan ang pitaka ni Vincent. Before leaving, she scanned the whole bedroom once more. Then, she noticed something black under the bed. Gotcha! Yung muko siya tinampot ang itim na pitaka. Palabas siya ng silid na matukso siyang buksan ang plaka ni Vincent. Alam niyang mali ang kanyang gagawin pero tinuloy niya pa din. She justified her action by believing that she owed it to her sanity. Whoever said that, what you don't know won't hurt you, could be right or wrong at the same time. Because after she checked Vincent's wallet, she regretted it big time. Though she is thankful to know his biggest secret, it felt like her world caved in. For once, she began to question his sincerity. Since day one, pakiramdam kasi ni Michaela pinaglaruan lang siya ng lalaki at masakit sa dibdib na malamang ganun nga ang nangyari. Nag-expect kasing totoong pinakita nitong sweetness sa kanya. Yun pala, palabas lang ang lahat. At gusto niyang humagulgol ng hiyak ngunit hindi niya magawa. Naawa siya sa kanyang sarili na sa muling pagkakataon, umasa siyang mamahalin siya nito ng buong buo. Kung hindi siya natukso na tingnan ang laman ng wallet ni Vincent, hindi niya malalaman na may pamilya na palang lalaki at halos magkaedad lang ang anak nito sa ibang babae at si Misty. She felt used and betrayed. Nanlamig ang buo niyang katawan habang nakatitig sa larawan ng isang masayang pamilya. Hindi siya makagalaw sa kanyang tatayuan at walang tigil na umagos ang kanyang mga luha. Bakit pa kasi siya naniwala sa matatamis itong mga salita? Kung hindi sana siya nag-expect, hindi sana siya masasaktan ng lubusan. Hindi siya mag-aaksaya ng luha. Okay na sana siya eh. Okay ng buhay nila ni Ariana na silang dalawa lang. At okay na sanang lahat. Ngunit ewan ba niya kung bakit muli siya nagpadala sa bugso ng kanyang damdamin at muli binuksan ng kanyang puso para sa lalaki. Paulit-ulit ng kanyang pagbuntuhin niya habang nakatitig sa kawalan dahil blanko ang kanyang utak. At para namang tinutusok-tusok na maliliit na karayom ang kanyang puso. At habang nakatitig siya sa kawalan, hindi niya mapigilan ang sarili na hindi maiyak dahil sa nangyari. Mika? Mahinang tawag ni Vincent sa pangalan ni Michaela nang madatnan niya itong umiiyak habang nakatingin sa laman ng kanyang wallet. Kanina nang bigla nitong ibinigay sa kanyang bata at pumanig sa itaas para hanapin ang kanyang wallet, agad niyang hinanap si Manang Patty at binigay sa matanda ang bata. Pagkatapos sinundan niya si Michaela, but he arrived late. Nakita na nitong hindi dapat makita. Nasakit para kay Vincent na makitang umiiyak si Michaela. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang pitaka mula sa kamay ng babae at mahigpit tong niyakap. I'm sorry. I'm really sorry. Narinig ni Michaela ang paghingi ng tawa ni Vincent. Ngunit di niya alam kung anong isasagot sa lalaki dahil nasasaktan pa rin siya at di rin siya mapapatawad ang pagtataksil nito sa kanya. Ayaw niya sana itong kausapin dahil siya sa mood na harapin ito. Ngunit kailangan niyang harapin ang kanyang problema. Bakit di mo sinabi sa akin na may pamilya ka na pala? Sinumbatan ni Michaela ang lalaki. Patawarin mo ko, Mika. Sasabihin ko naman talaga sa iyong lahat sa tamang panahon. Dapat hindi na siya naghintay pa ng tamang pagkakataon at sinabi na kagad sa babae ang lahat-lahat tungkol sa kanya. Nilapitan niya at niyakap ngunit nagpumigla si Michaela at nasaktan siya sa pag-ayaw nito sa kanyang yakap. Tamang panahon? Kailan yon? Ngayon pa ba tayo maglulokohan, Vincent? Kumalas siya mula sa matitipon ng mga bisig ni Vincent at sinumbatan ito. Hindi kita niloloko. Ang totoo niyan, may schedule na tayo pupuntang Verde Island para dalawin na mag-ina ko. Magpapaliwanag pa sana siya kay Michaela nang biglang dumapo sa kanyang kaliwang pisngi ang malakas nitong sampal. Pagkatapos ng sampal, tinadyakan pa ni Michaela ang kanyang pagkalalaki. Napayuko siya sa sakit. Ang kapal na mukha mo para pagsabayin kaming dalawa. Lumayas ka at huwag ka na magpapakita pa sa akin. Pero Mika, layas! Ikinagulat ni Vincent ang pagsigaw ng babae. Pero hindi niya ito masisisi. Patay na sila, Mika. Sabi ni Vincent at muling humarap sa babae. Patay? Sino? Sunod-sunod niyang tanong kay Vincent. My first wife and our daughter, Hannah. He kept it short and simple to save Michaela from the horrible details on how his wife and child were murdered. I'm sorry. Antayang salitang lumabas mula sa kanyang bibig na makita niya ang sakit, hinagpis at pangungulila sa mga mata ni Vincent. At ganun lang kadaling nawala ang galit niya para sa lalaki. Tinanong niya ang kanyang sarili kung bakit niya kayang magalit ditong nanlubusan. May mali nga ba sa kanya? At kung meron man, ayaw niya na muna itong itama. Lumapit si Michaela kay Vincent at mahigpit tong niyakap at paulit-ulit siyang humingi nang pumanhin. Yes, he wanted to avenge the wrongful deaths, but Jessica begged him not to pursue his plan of revenge. Sabi nito hindi magugusto ni Vanessa. Nasasayangin lang niya ang kanyang buhay sa paghanap ng mga taong iyon.
Malalig na lang daw siya sa Panginoon at ito ng bahala sa mga taong nagkasala sa kanya. Tatawarin mo rin ako kung hindi ko pinagtapat kaagad sa'yo ang tungkol kay Veronica Tanya. Sandali lang. Paano kung ginawa lang silang palakip-butas ni Vincent? Mali ang iniisip mo, Mika. Alam niyang kung anong iniisip ng babae na baka ginagamit lang niyang kanilang anak bilang kapalit sa kanyang panganay. Pero pagkatapos ng initial shock, nagpasalamat siya sa Panginoon at binigyan siya ng isa pang pagkakataon na maging ama. Michaela smiled when Vincent assured her. Paano sila namatay? Tama ba na mag-usisa siya kung paano namatay ang unang asawa ni Vincent at ang kanilang anak? Baka isipin nito na masyado siyang chismosa. They were murdered right in front of me. He answered truthfully. Ano? Napakasama nila. Ilang taon na si Hannah nung pinatay siya. Dahil sa sinabi ni Vincent, biglang umakit ang kanyang dugo papunta sa kanyang ulo. Galit siya sa mga taong lumapastangan kay Veronica at Hannah. It happened on her first birthday. Medyo pumiyok ang boses niya nang sumagot sa tanong ni Michaela. Napatiimbagang siya nang lumisa sa kanyang utak ang itsura ng kanyang mag-ina noong tinadtad ito ng bala. One moment they were so happy and the next was full of sadness and anguish. Hindi niya kakayanin kung may mangyaring masama kay Misty. Iniisip pa lang niya para nang pinipiga ang kanyang puso at di niya na malayang tumulo na pala ang kanyang mga luha. I'm sorry, Vincent. Paano mo na kaya na magpakatatag sa kabila ng lahat? Michaela admired his strength. Hindi ko alam. Ilang beses ko nang gustong bumigay at sumunod na lang sa kanilang dalawa. Pero palaging naroon si Manuel para pigilan ako. Ngayon pa lang dapat ko nang pasalamatan ang kaibigan mo. Siguro kung pinabayaan ka lang niya, hindi tayo magkikita. At wala rin si Misty. Sabi ni Michaela. Bilang kasintahan niya, karapatan ni Michaela ang malaman ang lahat tungkol sa kanya. Kinabig niyang babae para maupo sila sa malapit na sofa. Masyadong malungkot at masakit ang mga pangyayaring ipinagdapat niya kanina. Kaya't siguro may lungkot din sa mga mata nito. But he could not leave her while feeling upset. Not yet. Kaya't sinabi na rin niya sa babae ang lahat ng mga kabalastugan na ginawa niya nung teenager pa lamang siya. Nang wala pa siyang pakialam sa mundo.